Umaga na naman at ang mga nakasanayan kailangan gumising upang pumasok sa eskwelahan. Nang sa gayoy, may panibagong aral na matutunan. Nitis sa pagpasok ang makikita mo. Bawat susyante ay uhaw matuto. Magkakaroon ng kaalamang panibago. Masaya ang nangyayari kahit hindi planado. Ito ang kinasanayan nating mga tagpo. Sa mga panahong may pasok tayo, panahon ng pag-aaral at pagkatuto, isang patunay na masipag mag-aral ang isang tao. Well, we can see that the 7-day average have already increased, no, compared to December, from December. In December, we were averaging about 1,000 to 1,300 cases per day. Yeah. Shall be suspended beginning 15, 2020. Umaga na naman. Panibagong buhay ang makakamtan. Bagong pamumuhay ang dadatnan. Ano kaya ang kahantungan? Buhay na ating kinagisdan. Tila binura sa ating kasaysayan. Ang bawat pamumuhay ng tao, parang bulang biglang nagbago. Kaya, gumawa ng panibagong plano ang gobyerno. Pag-aaral sa tahanan ang naging alternatibo. Makikita mo ang iyong professor, abalang kinakalikot ang gagamitin upang sa pagtuturo online ay makasabay sa mga aralin. Ngunit, dahil sa kakulangan sa kaalaman sa paggamit ng gadgets, ang computer o laptop ay hindi agad maka-access. Gayunpaman, ginagawa nila ang lahat para ipagpatuloy ang pagtuturong gawain. Medyo maingay sa paligid at ang sariling anak ay kailangan din asikasuhin kahit minsan hindi na alam ang uunahin. Kaya sana ang guro ay huwag mong pagtawanan sa mga pagkakataong nagsasalita at naka-off mic dahil nakalimutang buksan. Iyo sana palaging pagpasensyahan kung hindi narinig ang kanilang sinabi dahil ang internet connection ay humina na naman. Mayroon ka ring mga kaklase na kahit pandemya ay kailangang kumayod upang tumulong sa pamilya. Kaya minsan, hindi nakakasabay ang iyong kamag-aral, abala sila sa trabaho ngunit ipinagpapatuloy ang pag-aaral. Kaya para sa inyo na nag-aaral habang nagtatrabaho, hindi mo man maharap sa kamera ang guru mo, kami sa inyo ay sumasaludo. Umiiyak ang iyong anak at hirap patahanin, ngunit may klase ka pang kailangang pasukin. Kailangan na rin sagutin ang mga nakaabang na aralin. May iyak dahil hindi alam ang gagawin. May pamilya ka rin na kailangan ng atensyon. Kaya kahit hindi mo man intensyon, lumiliban ka sa klase dahil may mga gawain tulad ng pag-aalaga sa anak na kailangan mo rin gawin. Maiiyak ka nilang bigla kung bakit sa dinami-rami ay isa ka sa kanila sa mga nahihirapan dahil sa pandemya. Ang dating pamumuhay na masagana ay unti-unting tinatanggal ang ligaya. Ang pag-asa na tila lumalabo na hanggang kailan lalabanan itong pandemya. Di inaasahan na magkakaganito, ngunit kailangan magpatuloy hanggang dulo. Kaya naisip mong ipagpatuloy pa rin. Kahit mahirapan ay mag-aaral pa rin ng maigi. Gagawa pa rin ng mabuti. Hindi susuko anuman ang gawain. Isinambit mo ang pangalan ni Kristo. Humingi ng gabay kaya binigyan ka ng kaliwanagan nito na kung anumang unos ang dumating sa buhay mo ay hindi kanya pababayaan. Lagi siyang nandito. Kaya bumangon ka mula sa pagkalugmok mo.
dahil alam mong may gagabay sa'yo. Bumangon at tayo'y lumaban. Mahaba pa ang paglalakbay, marami pang pagdaraanan. Bawat paghihirap ay malalampasan. Manalig ka at tayo'y kanyang gagabayan.